Kung kayo pa lamang ay ngayon tumutok sa amin, maraming pong salamat sa inyo. Andre Felix, Coach Olsen Casella, and Myrtle Sarosa, the trio para sa larong College of Saint Benilde contra Mapua Institute of Technology. Ayan yung mga sinasabi mo naman, nagtatago pag nagbutang sa isang alang camera. Unang laro natin kanina, nagsimula ng alas 12 na Mayani ang Letran contra EAC 76-72 sa tulong ni Ray ng Batak. The Stingray had 33 points, his career high. Hamadu Lamino on a losing effort para sa Generals, kumamada ng 23 points along with 18 rebounds and 4 blocks. Pangalawang laro naman, it was Davon Potts leading the way with 19 points para sa San Beda Red Lions. Tinalo ang Lyceum of the Philippines University Pirates 91-86. At ngayon naman, lamang ng first quarter ng College of Saint Benilde. And after Mapua led in the first half, they never looked back. They have this double-digit lead of 13. Oh, pero not a good way to start the fourth quarter para sa Mapua Cardinals. Magang turnover yun. At hindi nagustuhan ni Coach Atoy ko yung kanilang panimula. Young fires away again. Castor wanted to hit Biting's legs there to get him out of bounds. Pero paalang itatawag kay Carlo Young. Pangalawang personal ni Carlo Young. So ngayon si Carlo Young is a marked man already after hitting 4 three-pointers. Eh, nakadikit na talaga yung depensa ng Kapua sa kanya. The zone defense, ang pinapakita ngayon, a change-up sa depensa para sa Blazers. Mintis doon si Biting. Last corner for 3, Castor. There is still a lot of time para sa Blazers makabalik dito sa larong ito. 9 minutes to be exact. Pajarito takes the jumper. The high looping shot goes down para kay Christian Pajarito. Kagaya nung nabanggit natin kanina, eh, kasama yan sa arsenal nitong si Pajarito, yung medium range na yon. Biting. Wala. Nakuha ni Lucho. Lucho now has 4 rebounds. Pajarito, the spin move. Wow. Back-to-back baskets for Christian Pajarito. Eh, matapos tayong pakitaan ng short jumper. Pinakitaan tayo ng spin move nitong si Pajarito hitting that jumper. Biting. The fake. The fake out to Serrano. Bagsak pa rin si Estrella. Good ball movement for the Cardinals. Wala nga lang doon. Here's Haruna now. Going strong. No go, but look who's there. 3 straight baskets from Christian Pajarito. 6 straight points para sa Benilde Blazers at pinaba nila itong kalangangan sa 7. Kung napapansin natin, wala si Olwell Oraime ngayon. Kaya naman, dahan-dahang nakakahabol itong Blazers. Pero sumagot itong si Biteng. Hindi ako nagkakamali, his first points of season 92. Tama ka doon, Coach Olsen. 3 points, the first for exhibiting. The second 3-pointer this game from a Cardinal. Yung una kanina kay Isip, pero isang yes! Baka sa tres na naman! Mula kay Carlo Young. Panglima na yan ni Young ngayong araw. Pero maganda yung setup doon. A good screen by Haruna to free up itong si Young. Biteng, gusto sumagot, pero Mintes. At bola ay mananatili sa MIT and CJ Isit. Olwell Oraime babalik. Tingnan natin yung... That was a good drive and kick out mula kay Estrella. The pass and the outside shot by XC Biteng. Yun yung example, Dre, na sinasabi na, na shooters kailangan i-set up mo. So playmakers, you need to make plays to free up your shooters. At nakita natin ito kung paano gawin yun. Menina to Orkina. Orkina, umatake sa loob. Ganda naman ng dukot doon. Mula kay Justin Serrano. Malalim na, but some way, somehow, naipasok niya ang kanyang pang-apat na puntos. At balikan naman natin ngayon si Myrtle Sarosa. Yes, Myrtle. Hello, Dre. Sabi nga dito sa Benilde Blazers, ngayon, konting adjustment sila sa ngayong fourth quarter para makahabol at para mapanalo ang game na ito. Sabi ni assistant coach Rafa Dinglasan, kailangan nila mag-zone in at continue lang ang pressure and intensity. They need to take this 1 point at a time and to continue their energy, their defense, and to convert this all into points.
balik sa'yo, Quirin. Maraming salamat sa'yo, Myrtle. At timeout on the floor. Kami po yung magbabalik. Kami po yung babalik dito sa loob ng Filoil Flying V Center sa San Juan City. A lot of beautiful faces. A lot of young faces. And smile, you're on cam. Inaabangan ko ang iba-ibang mga klase natin. Yung mga dance on cam. Ano ba yung mga ibang nakikita natin na... So, saan na sabihin? Kiss on cam eh. Pwede rin. Tayo. Alam na, ayan o. Tuto ato si... Justin Chu, eh. May kasama ka na, nagte-text pa. Fourth quarter. Under 7 to play. So, Mapua field goal. First quarter, 27%. But since, 58% na sila. Very typical of Mapua so far in season 92. Slow start. Pero, nakakabawi naman sila pagdating sa dulo. Saavedra, nakuha offensive rebound. Castor calling the shirt play para sa College of Saint Benilde. Fajarito with a pick. They go to Christian Fajarito. He has the hot hand dito sa fourth quarter. He checked. Napalakas nga lang ang kanyang tira. Another offensive rebound for the Blazers. Domingo is asking for it sa corner. Inakita ni Fajarito na bitawan ng bola. Isip against Castor. Isip hesitated the move. Last touch by CJ. The ball will go back to the white shirts of College of Saint Benilde. Madre, it took a while for itong Mapua to adjust against that zone defense of Benilde to start the fourth quarter. Kaya nakahabol ng bahagya itong Blazers. Ano, down to 7 yung inahabol nila. Pero nung nakita nila yung zone defense and how to beat it, nakapag 3 points nga ito si Biteng at back-to-back 3-point shots by Biteng and Urquina, kaya umalagwa na ito at kasama na doon ay yung pagbabalik at ni Olwell Oraime para sa Mapua. 11th turnover na yon ng College of St. Benilde. Oraime to Isip, they kick it out kay Menina. Menina being hounded by JJ Domingo. Justin Serrano, they swing it over to Urquina mula sa labas. Masyado malakas. Isip tapped it from behind kay Saavedra. Isip, Urquina, one more time. Still no go mula sa labas. And Fajarito, with another rebound there, he has 4 today. Castor, pinabantayan ni Urquina. Aruna, and if I'm not mistaken, Coach Olsen, that's the first jumper ni Yankee Aruna. Yes, like we said, ano, yun yung kailangan niyang i-improve. And once defense closes out on him hard, mag-open up yun everything for an athletic guy like Aruna. Serrano naman ang bumitaw mula sa labas. Nakuha ni Oraime. Ganda naman ang challenge at balangka ni Fajarito kay Olwell Oraime. Menina thought about it. Corner. Nice pass to Serrano. That was a good drive and a pass by Shane Menina to Justin Serrano. Yes, good assist by Menina to Justin Serrano. Lumaki na itong kalamangan. 12 ang inahabol ng Blazers with 3 minutes and 58 seconds left. Under 4 minutes to play. 66-54. Fajarito, too strong. And Oraime with another rebound. Oraime now has a total of 16 rebounds. The runner by Menina, 17 rebound by Oraime. Napatayo kahit si Coach Atoy ko, lahat buong bench ng Mapua with that offensive rebound and the putback. Ito yung gustong lineup ni Coach Atoy ko. In fact, his strongest 5 inside the court. Last season, nakita na natin yun. Yung tatlong maliliit na guardia plus Olwell Oraime. Yun yung nagbibigay sa kanila ng maraming tulong from offense because we know na there are a lot of 3-point shooters dito sa Mapua. And defensively, itong si Oraime ang anchor. So ito yung gustong kombinasyon ni Coach Atoy ko na pinapakita rin niya na nasa loob ngayon for Mapua. And Justin Serrano, as we take a look at his number, 6 points, perfect from the field. Siya yung isa sa mga pupuna nung iniwan ni Mark Branya.
And this is a small lineup actually. Justin Serrano, who can also play the wing. Pero right now, dito sa kombinasyon ni Coach Atoy ko, stretch 4 ito si Serrano. Another double-double monster performance. Wala kay reigning MVP, Olwell Orimes, 16 and 17. Ang kanyang mga numero. Under 4 minutes to play, 14-point lead. Lakas Cardinals. Will they go 2-0? Start NCAA Season 92? It remains to be seen. And College of Saint Benilde, siyempre gusto makuha kanilang unang panalo dito sa 92nd season ng ating liga. Domingo Saavedra mula sa labas. Oraime with another rebound. 18 rebounds already for Olwell Oraime. Mapua lead and a turnover for the Cardinals. Young has seen Isip to beat. A nice defense by Isip. Also, last touch on Carlo Young. So the ball will go back to Mapua's side. Yes, not a wise decision by Carlo Young. They had the advantage here. Okay, 3-1 to. Pero he decided to take it strong to the basket. May mga team, ayan, no, dalawang teammates niya sa likod niya na libre. So, kung pinasa lang sana niya yung sa likod, easy layup yun para sa Blazers. Saavedra with a block from behind kay Serrano. 68-54. Astor, he's swinging over. Carlo Young fires away. Another three. Mainit pa rin si Carlo Young. 20 na ang kinakamada ni Carlo Young. 6 na 3 puntos. As we approach our final 2-minute mark, lamang pa rin ang Cardinals ng MIT ng Utse, 68-57. J.R. Flores, babalik. Kasama ni Andoy Estrella. Minutes and 13. Nalalabi sa ating pangatlong laro ngayong hapon. Muli, tuwing Martes na po, we offer you 3 games as well. So kung dati dalawa lang, ngayon, tatlo na. Sa Webes naman, I mean, every Thursday ay 2 games, every Friday, 3 games pa rin. Dixon in the middle and Dixon scores there. First 2 points. There it is. Narinig nyo ang ating Coliseum partner, Oli Manlapas. Announce it. Last 2 minutes. You see, Olwell Oraime asking for the basketball. Tingnan niya, may advantage sa ilalim. Isip gets bumped. That's what happens eh. Malaking problema yan for a guy defending Olwell Oraime. Pag binabantay mo si Oraime at naiwan ang kakampi mo, mag-iisip ko eh, tutulong ka ba dun sa gwardya? O hindi mo iiwan yung si Olwell Oraime at delay up na lang yung gwardya? But that time, minsan coaches, ang gusto is to keep contact. Katulad sa guy like Olwell Oraime, gusto nila talagang keep contact. By doing so, you take away the rebounds of Oraime, take away drop passes for him. But para gawin mo yon, kailangan ipigilan mo yung mga penetration ng mga guards ng iyong kalaban. So far, yun ang hindi nagagawa ng Benilde ngayon against Mapua. Another timeout on the floor. Under 2 minutes to play. 1:45 to be exact. Lamang ng 10 ang MIT. Will they get win number 2? We'll find out. College of Saint Benilde burning their last timeout. Coach Gabby Velasco doesn't have any timeouts left. As for Atoy Ko in Mapua, may dalawa pang timeouts remaining. Will that be big of a factor, Coach Olsen, with a minute and 45 ang nalalabi? Lamang ng 10 ang Mapua, wala ng timeout to College of Saint Benilde. No, inubos na ni Coach Gabby Velasco kayong mga timeouts to map out a offensive plan here dahil crucial possession to para sa kanila with 1 minute 45 seconds left. They need a basket here para dumikit because time is not on their side. Castor. Ang inalang ni Isip na agaw ni Estrella. 2-on-1 break. Estrella gets bumped by Castor.
might have been a frustration foul as well para dito kay Gerald Castor. He was going for the ball, but it was... Hindi maganda kasi frustration na rin part of Castor. Kasi hindi maganda yung kanilang offensive possession coming of a timeout dun kay Coach Gabby Velasco. A turnover pa nangyari nun. Last timeout pa nila yun. Australia converts on free throw. There's Lucio. Screens. 10 points kinakamada ni Australia. Make that now 11. His last output in his first game back for the Cardinals. He scored 10. Domingo has to fire a 3. Ilista mo na. Unang 3 puntos ni JJ Domingo. He has a total of 10. Only his first 3-point basket in this game. Baba kalamangan ng MIT San Nueve. Dixon. Matigang pang lumabas yun. Pero na ipasok ni JJ Domingo, Gerald Castor. In the meantime, ay mag-graduate. He fouls out with 5 rebounds, just a single point to his name para kay Gerald Castor. Gets that one to go down. Just his 4th point for Shane Menina. Birthday in 2 days. Turn 19. And Menina gets both free throws to go down for MIT para ibalik ang kalamangan sa double digits na 11. Dito, ang Mapua pa ang nagpe-press against this Benilde Blazers. Crucial block there from Oraime. Estrella misses. Tapik, mabubunta pa kay Isid na maganda ba para sa Mapua. At yung tatlong gwardya pa ang umatangi dun sa offensive possession na yun, getting an offensive rebound. Domingo, iniingi ni Saavedra. Another 3 for Saavedra. He knocks it down for his first 3-pointer, just his 5th point today. And that's a way to set up Saavedra. Drive and kick for a 3-point shooter like Saavedra. Another turnover for the Cardinals. Yun ang pang-21 turnover ng Mapua. Masyadong malakas naman ang attempt ni Santa Maria doon. Oraime grabs another rebound and foul itatawag kay Ponce Saavedra with 31.8 remaining. Oraime, his averages last year, 16 points and 20 rebounds last game. Like what we mentioned, Coach Olsen, nagtala siya ng 24 putos at 17 rebounds. And all while getting those numbers, monster numbers again mula kay Olwell Oraime. Parang normal lang sa kanila na, sa kanya na mas marami ang kanyang rebounds kaysa sa puntos. Parang wala lang. Oo. Last year, nagugulat tayo kasi syempre, first year. Kinala, pero ngayon, parang normal na lang eh. So, parang score siya ng 16, 17, pero sa rebound, 20, 23. Nag-30 pa yan last year. Diba? Binabanggit naman parang casual na ngayon, di ba? Okay, 20 rebounds. The reigning MVP and Defensive Player of the Year and the Rookie of the Year as well last season. Si Olwell Oraime continues to be a dominant force sa loob para sa Mapua Institute of Technology. Just the first team foul of MIT with 22 seconds to go here in the fourth. Saavedra. 4-3, no. Dixon, nakagawang pa ni Menina. Isit on final touch there. The nail on the coffin, safe to say. And win number 2, looks like it for MIT. Saavedra. Oh, knocks it down. 4-3 there to cut it to 10, but just to change the final score, 78-68. Para kay Coach Aroy Co. leading the Cardinals to their second victory in NCAA Season 92. Oh, pero grabe talaga ang linaro nitong si Olwell Oraime, doing everything
for Mapua. And of course, yung shock troopers na katulong, na tumulong sa kanya. You have CJ Isit. You have all the other guards, especially Estrella also. Malaking tulong for Mapua to get their second win of season 92. Kami po yung magbabalik at sa aming pagbabalik ay makakausap natin nating best player of the game. Stay with us please. Welcome back to the live and exclusive coverage of ABS-CBN Sports of NCAA Season 92. Final score of our third game ngayong araw, MIT winning by 10, 78-68 contra sa College of Saint Benilde Blazers. The Blazers dropped to 0-2 here in Season 92. MIT on the other end goes 2-0. Oo, gusto ko man pumili ng ibang best player, hindi pwede. Dahil dominating performance talaga ang itong player na to na binigyan natin ng best player of the game. Walang iba kundi si Olwell Oraime, who really had an astounding game, scoring points, getting those rebounds, and really pati getting a lot of block shots for Mapua. In their first game nung Sabado nga kontra JRU, Oraime at 17 rebounds to go with 24 points and 4 blocks. Today, his numbers again still a dominant force inside, at kasama niya ngayon si Myrtle Sarosa. Hi Andre, hi Coach. Oh, kasama ko nga ngayon ang ating best player for today's game na shockingly is actually sick today with a cough and cold. So kasama natin ngayon si Olwell Oraime. Olwell, last season you won MVP and now you're for two straight games you are the best player. Is there any pressure towards you? I don't really feel like there's a pressure for me to perform because I'm really confident in my ability. I'm really confident in my players too. Like, we know our goal, we know what we bring to the team, each and every one of us. So it's not really a pressure, it's just going out there and do what you do best and the rest will take care of yourself. Olwell, who inspires you in every game? I don't say God, my family, like us to succeed in life. That what inspires me, like to succeed in life. Just do whatever you do, be the best in it. That was inspired me to come out here and be the best in everything. Although we also have questions from Andre and Coach Cho. So Andre and Coach Cho will just give a few questions for you as well. Yes, Olwell, this is Coach Holtz and I have a question for you. We noticed that you have some new moves inside the basket, those spin moves. Did you work on those during the season? Well, Coach Cho is saying that you've shown new moves this new season. Did you work on those new moves? Yeah, I actually work with Coach Ed Cordero. He usually helped me with the low post moves every day in practice. Well, we'll be looking forward to more of your moves these upcoming games. Thank you very much, Olwell. And I hope you get well soon. You get well soon. You're still playing really well, although you have a cough and cold. Balik muna sa iyo, Andre and Coach Cho. Maraming salamat, Myrtle. Hindi pa pala 100% si Olwell. Hindi pa pala yung nasasabihin ko, may sakit. Sige, next time na natin tatanungin si Olwell. Kung post moves na natutunan, dance moves kaya. May natutunan. Thank you once again kay Myrtle Sarosa and congratulations to reigning MVP, reigning Rookie of the Year, reigning Defensive Player of the Year, Olwell Oraime, finished with 17 points, 21 rebounds, 3 assists, and 2 blocks. Ano pang kailangan mo mula sa ating reigning MVP ko, Jolson? Grabe. And, pinapakita lang niya that, you know, he deserves the MVP of last season. Hindi chamba yon. And of course, maraming supporter rin ang naibigay ng Mapua Cardinals. You have CJ Isit there, you have Estrella, and all the other shock troopers. Serrano helped out also. So malaking bagay yun to get their second win of the season. At ang ating susunod na game day, hindi po this Thursday, although it will be regular starting next week, but ang ating next game day for this week ay sa Biyernes po. Yun po ang unang araw ng buwan ng Hulyo. And at 12 noon, magtatapat ang Arellano University Chiefs kontra sa San Sebastian College of Recoletos Golden Stags. And for our second game naman, it will be the College of Saint Benilde Blazers who will try to bounce back from starting the season with an 0-2 record kontra dito naman sa College Coleo de San Juan de Letran Knights, the defending champions. And of course, sa ating final game, it will be a great matchup sa pagitan ng Jose Rizal University Heavy Bombers kontra sa University of Perpetual Help System Dalta Altas. Another exciting games on Friday, Coach Olsen. Something to look forward to.
Oh, so far, very close games ang nakikita natin from the very first game ng ating opening up to kanina. So, abangan to ng lahat ng NCAA fans. For my partner, Coach Olsen, Rosella, Myrtle Sarosa, our director, Al Nair, producer, Vic Caridad, I'm Andre Felix saying maraming salamat sa lahat ng tumutok sa NCAA Season 92 sa ABS-CBN Sports in Action. To watch the latest game highlights, subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.